pinaka-naka-straight ng hair ay yung ang bibigyan ko ng pinakamataas na point dito sa pagiging long-lasting effect ay yung Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel! So, ito ang part 2 ng ating Brazilian Blowout series. And for this part, I will be talking about the different Brazilian Blowout that I used in the past. So, if you want to know my thoughts about these products, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolli, lolli, lollipop. Guys, so kung hindi nyo pa nakikita yung part 1 ng video na to, iwan ko siya dito sa info box up and sa description box below. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga products na nagamit ko na or mga brands ng Brazilian Blowout na nagamit ko na sa sarili ko and sa ibang tao. So before we go to the video, kung gusto nyo yung content na ganito, don't forget to hit the subscribe button down below. Click mo na rin yung bell button beside it para notified ka whenever I upload a new video. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga Brazilian Blowout na nagamit ko na. Meron ako, guys, na playlist. Iwan ko yung link ng playlist sa ating description box. Ang pinakauna na nagamit ko ay yung Verdon na Silky na Brazilian Blowout. I also use the EPSA Brazilian Blowout set. Dalawa yung videos ko actually kasi yung isa ay nasa sachet version niya. But it's the same product. I also use Genfix Super Brazilian Keratin. EPSA Gold Eye Cure. Natry ko rin yung Debayer na yun yata yung pinakamura na natry ko na set. And yung last one ay yung PURC Keratin Treatment. And pwede nyo siyang makuha through AliExpress kasi wala siya available locally sa ating mga stores. Alright guys, so ganito yung gagawin natin. So ilalagay ko dito lahat ng mga brands na nagamit ko na. Then pag-uusapan natin sila sa bawat category na sasabihin ko para makapag-decide din kayo kung ano yung maganda para sa inyo. Kasi guys, kung ako kasi yung mamimili, ang pipiliin ko kasi ay yung Brazilian Blowout na nakaka-soft ng buhok, hindi nakaka-straight. Pero kasi yung preference ko ay iba sa preference nyo, baka ang basihan nyo ng pagiging effective ng Brazilian Blowout ay yung straightness na nagagawa niya sa buhok mo, then we're not on the same page. And para makapag-design din kayo ng maayos, pag-usapan natin sila sa kanilang mga high points and sa kanilang mga low points. Doon muna tayo sa sinasabi ko nga na basis ko talaga ng magandang Brazilian Blowout product, which is yung pagiging soft and smooth ng hair. Kasi nga, ang treatment naman talaga ay made para maging less ang frizz and para maging mas manageable ang hair nyo. So sa lahat ng products na ito, ang pinaka-soft and smooth para sa akin ay yung EPSA Gold and yung Eye Cure. Actually, lahat naman sila ay nakaka-soft and smooth ng hair, pero mas bibigyan ko ng points yung dalawa. The next one is yung kanilang chemical content. Kasi guys, nalaman ko na delikado pala yung formaldehyde. Medyo natakot na ako sa paggamit uli ng Brazilian Blowout. Kasi kapag lagi mo siyang nai-inhale, masama siya sa health, okay? And baka mamaya magka-cancer pa yung gumagawa kapag lagi niya itong ginagamit. So, sa lahat ng products na ito, ang walang formaldehyde ay yung Genfix. Kaya nga natuwa ako kasi sa lahat ng products na ginamit ko, merong isa na wala siyang content na formaldehyde. Next one is yung straightening. So, ito yung gusto ng mga iba sa inyo na akala ay pampastraight ng buhok ang Brazilian Blowout. Yes, may mga products na Brazilian Blowout na nakaka-straight ng buhok. So, sa lahat ng aking mga ginamit, ang pinaka-naka-straight ng hair ay yung Eye Cure and yung PURC. Hindi ko nakita ang straightness sa Genfix kasi nga wala siyang formaldehyde, so wala siyang preservative na ginamit. Next one is yung kanyang long-lasting effect. So, ang bibigyan ko ng pinakamataas na point dito sa pagiging long-lasting effect ay yung Eye Cure. Kasi kahit nakailang banlaw na ako sa kanya, doon pa rin yung straightness sa buhok ko and malambot pa rin siya and manageable. Okay guys, so kung na-establish mo na sa sarili mo na tinanggap mong merong mga harmful chemicals ang ibang Brazilian Blowout, let's talk about the sting level kapag ginagamit siya. Meron kasing super duper intense talaga na kahit naka-mask, ang sakit niya sa mata, ang sakit niya sa ilong, kahit bukas sa lahat ng bintana. We're talking about sting level here. So, ang pinakamataas na bibigyan ko ng points na ang sakit-sakit talaga ay yung PURC. Intense talaga siya dahil
dahil kahit ako na hindi ako yung nilalagyan, yung amoy niya, ang tagal na wala. Parang kailangan mo siyang maintay ma-rinse bago mawala yung sting. So far guys, yun pa lang yung mga nagagamit ko. And comment nyo down below kung ano pa yung mga products na gusto nyong i-review ko sa channel na ito para madagdagan ng ating list. So I hope you like this video. And kung meron kayong mga suggestions on what you want to see next, please leave it also in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!